Hello mga friendship, magandang hapon po sa ating lahat. Naisipan namin ni Friendship Gemma na magluluto ng isda. Paksiw. Oo. So, enjoy sana enjoy lang. Sana magustuhan ninyo, pero ito napakasimpleng luto lamang, yung amin-amin ba? Kasi na-miss namin yung paksiyo, pero hindi man kami pwedeng tawag nito, mag-gisa. Kasi may lutong paksiyo na igisa. Ang si luya at saka bawang sibuyas. So, ang amin niya rin, napakasimple lang. Kaya tignan ninyo ha, abangan ninyo. Okay, yan ang isda. Yan ang gagamitin natin na lulutuin natin na isda. Yan. O, nalinis na yan siya. Siya na rin ang naglinis. Si Gemma na rin ang naglinis. Malinis na. Tapos, yan din ang ingredients natin. Sibuyas, aluya, tapos magagayat pa siya ng bawang. Ayan. Mukhang seryoso si Friendship Gemma. After nito, nagayasin din. Yan. Pwede rin siyang i-chop na maliliit. Yan. Pwede rin. Tapos sukat din. Yan, andun, dun sa taas din. Pwede natin ang sukat. Ito. Sukat. Kunting tuyo o fish sauce? Fish sauce yan. Fish sauce sila. Okay. And then, paminta. Yes. Ayan, okay. And salt. Yan yung isa din. Okay, ready. Kasya kaya dyan, nakaldiro, o yung isa? Wala itong gisa, mga sister. Oo. O, hindi na daw siya magigisa. Na, hindi na magigisa yan. Okay. Kasya ba yan? Una natin yung malaki. Yan. Wala nang gisa-gisa to. Normal lang siya kasi ayaw na namin kumain ng may mantika. Or depende na lang kasi masarap yung mayroong olive oil pwede. Ilagay ang ingredients. Yan. Simple lang to, mga friendship. Ito. Buya. Tapos itong ilagay na lahat. Yan. Tapos suka. Kailangan ang suka mangingibabaw. Mangingibabaw ang suka, ha? Okay? Meaning, yung tama lang talaga siya na maano. O, yan. Half, then, lalagyan siya ng tubig. Okay. Ang tubig, plus tubig, more, siya. Yan. Para pagkulo, as in talagang kulong-kulo siya. Tapos, lalagyan natin ng paminta. Kunting asin. Pwede rin siya lagyan mamaya na, lagyan siya ng pagkakumulo. Ito, pwede ka rin mag-add ng talong, ika nga talong, or kaya kung meron kang ampalaya. Ayun, masarap yan sa taas, yan, lagay. Takpan mo siya, mamaya na yan in soap o yung ibang ingredients, and then,
pakuluan siya muna natin. Mahina lang. Para hindi malasog yung isda. Hintay muna natin. Maliit, kunting ano lang, apoy lang. Huwag masyado. Yan. Medium. Yung apoy. Na huwag siya mabigla yung pagkulo niya kasi may ano na siya eh, may suka na siya eh. Dinirek na natin para malasa. Then, unti lang siya magkulo niya. Yan, babalikan natin. So, yan na yan. Ayan. Medyo huwag holo kayin kasi ang suka, kailangan ang suka eh manunuot. Pwede rin siya lagyan ng olive oil kung gustuhin ninyo. Olive oil. Depende na yan. Kung gusto nyo medyo may masarap ng konti, ito, pwede niyo ilagay yan. Kasi ito, hindi ito panggisa, kundi i-add mo lang siya para mas, yung lasa ba, mawala yung lasa ng isda. Yun. Pero, lansa. Lansa, eka nga. Pero kung ayaw nyo naman at gusto ng natural, pwede hindi rin. So kami, hindi na kami maglalagay kasi ayaw namin ng ginisa, ayaw namin ng oil. Which is, ito namang olive oil is healthy naman. So, never mind. Kasi malami, palagi na kaming kumakain ng may oil. So, ito naman ang gusto namin eh, yung natural lang. Kain tayo. Kain na na. Ang sarap. Salamat, Be. Sarap ang luto mo. Teka mo yung Sige, thank you. Gusto ko rin itong gulay. Mm. Ito yung sira ko kaninang tanghali. Ada. Walang lasa. Okay lang. Kasi linaga lang yan. Kapag mag... Walang lasa. Yun lang. I-add na yan sa kung gusto mong i-add sa... Huwag itapon. Na? Ingat sa buto. Oo nga, matinig. Pero... Itong isda pala na ito. Ito yung matinig. Ang pangalan ng isda nito sa atin, hasahasa. Hasahasa sa Tagalog. Oo. Dito sa Singapore, tawag itong isda na ito, kuning. Kuning, maliliit lang sa palengke, sa wet market. Bibili lang ito ng mga $3, isang ano. Ura lang. Biro mo, ang budget natin ngayon, $3 lang. Isda. Dalawa pa tayo. Oo. Kung kumain tayo sa labas, 10. Dolyar. Oo, mahigit pa. Kasi ang budget min ngayon, $6. Pero, kasama ba yun sa... At least halo-halo lang, minsan lang sa isang panahon. Off day kasi namin, ayan na. Kaya ito yung time namin na mag-aroon. Banding. Pagkatapos nagpadala, naghalo-halo, ngayon nagpaksiyo. Ilang milyon ba ang pinadala? Malaki-laki. Malaki-laki? Speaking of padala, kanina, magkano ang padala ngayon? Nagpadala kasi ako sa, meron kasi tayong gustong tulungan na isang pasyente sa India na ito ay may sakit siya sa puso, so humihingi siya ng tulong. So kaya nagpadala tayo ng kunti lang naman yung kaya lang natin na ipadala, pangdagdag lang naman sa pangmerienda ng nagbabantay kasi yung at least gusto lang natin friendship, na mga friendship ito may magaling mag ano ba ta? Charity. Mga friendship baka ito naman magkaroon ng mga naririnig siya ng may naririnig siyang dapat tulungan. Ayan, ganyan si Sis Arlene, willing siyang tumulong pag may maitulong lang ito. Pag may maitulong kahit konti-konti lang kasi ganun lang talaga ang buhay, tulong-tulong lang kahit konti-konti. Alam mo, Be? Wari ko, iniisip ko maswerte tayo.
Yeah. Sa lahat na maswerte. Mm. Alam mo kung bakit? Mm. Ito. Nakakumakain tayo. Open si busing. Mm. Nakakapagluto tayo ng gusto so natin. Mm. Kasi doon sa ibang amo, kontrolado. Kontrolado, hindi ka pwedeng makakapagganito. Kasi mga ka-friendship dyan, huwag nyo ikukumpara ang sitwasyon namin sa inyo. Kasi iba talaga sa amin dito. Pero bago namin narating ito, nakatakot-takot din na paghihirap ang naranasan namin bago kami maging ganito dito. Mantakin mo yun for how many years na paghihirap? 17 years. Ikaw, sa'yo, ilang taon ka, ano, bago ka mo... 11, mag-14 na rin. Oh, bago mo maranasan itong... Mm. Oh, sorry. Freedom sa ano. Huli na lang. Huli na. Mm-hmm. Katakot-takot, dumaan din kami sa butas ng karayom, mga ka-friendship. Ganon talaga ang Panginoon. Talagang ano, bago ganito. Yeah. Huwag sumuko. Mm-hmm. At saka... Laban. Sabi nga nila, hindi lahat ng panahon paghihirap. Yeah. Basta huwag lang tayo susuko. Yes, Lord. Mm-hmm. Huwag lang tayo susuko. May kasabihan nga ba na ano? Behind the clouds, there's the sun is still shining. Yeah. Ito na yun. Mm-hmm. Although wala pa tayong perang naiipon na, pero pasasalamat natin itong freedom na... At saka yung the best, yung health, health natin. Yung health. Oh, at saka yung, kasi, kumpara natin doon sa ibang trabaho, hindi po pwedeng gawin ito. Hmm? Diba? Pero, salamat sa Diyos.